Wow, laki mga sis. Wait lang. Ano ba ito? Wait, ayan, nakazoom pala siya. Good morning, guys! Grabe. It is now, sabi ko gigisa ko maag. It is now 9:38 and kahapon, nag-vlog ako pero hindi ko siya naituloy because we have some friends over and sila ko yan, Nico, si Adora, si Jux, tsaka si Najos. Yun lang naman, hindi naman yung sobrang madami. Pero bago yun, bago sila dumating, nakapag-grocery pa ako. Pasensya na, wait lang, ayusin ko lang din to. Dito pa din yung grill na ginamit kahapon dahil nag-grill kami ng steak from Steak Jutsu Business kasi ni Kuya Nico yon and ito yung pinag-grill namin nandito sa gilid. Mamaya papakita ko sa inyo and I'll be inserting a clip kasi feeling ko it's a good fight. Again. Ang gagawin dyan sa butter lalagyan ba agad? Tuyin mo naman. Dali. Hindi ako prepared. Siyempre, biglang nandito yung mga kaibigan namin na, gusto ko pala ibagsak. Hindi pa rin ako nakakapag-cafe. Alam niyo ba, pasensya na, buong week wala akong na-vlog talaga. Like, literal talaga na wala akong na-vlog mga sis dahil buong week din, nakasuporta lang ako kay Jelloy. Alam niyo yun? Kung alam niyo meron ng streaming page si Jelloy sa Facebook. And, siyempre, may mga kailangan na ganito, ganyan. Kinukumpleto namin yung setup niya. Para sa mga katulad ko rin na hindi naman na-aware sa mga ganun. Streaming, ibig sabihin, nagsistream siya ng laro. Na naglalaro siya, pinapanood siya ng mga tao. And we already did a test stream. Actually, meron siyang giveaway siya kayo page na ilalagay ko in the info box below. He'll be giving away a Samsung Tab A tablet. And follow ko yung mga CZ and paki-follow na din yung page ni Jelloy. Nag-test stream kami. Ang saya naman mga CZ. Alam nyo yun, kahit hindi naman ako super duper naglalaro. Natuwa talaga ako. So yun ang ginagawa namin buong week. Ayusin yung kanyang rig. Dine-testing yung mga gamit bago mag-live. And wala talaga ako na-vlog. So ngayon ako mag-vlog. It's now Friday. Monday to Thursday yung ginawa namin. Ay wait lang, alam nyo, hindi ko to binili mga CZ. So let me know kung kayo yung nag-send nito sa amin. Kasi nga, ang dami nagsisend ng sleeper. Halo-halo na sin Ate Maylene yung nag-a-unbox noon. And hindi ko na alam talaga kung kanino galing ang kanino. So let me know if you sent this to me. Sobrang lambot mga sis. And meron siyang partner na shorts na ganyan. Nagustuhan ko siya. So ngayon, itatali ko lang muna ang aking buhok bago tayo mag-grocery vlog. Sinit ako ng mga clips dito nung kami ay nag-grocery. Sundo kami ni Miko kasi si Miko ay may card. Eh, sina Jelly at Josh ay walang card. Ako lang may card. Pinakardan ko si Harvey and Miko para pagka, alam niya, may bibiling kami, di ba? Ayun na si Miko, nandiyan na. Tsaka need ng face shield. Eh, bawal yung ganun kay Jelly, guys, ha? So, face shield tayo. Iisip nila kung paano nila madadala yung isang ganun dito. Drinks lang talaga, tapos yung mga ibang mga fan good. Eh, oy, Jelly, baka kasi mabuto sa gitna. Pero mamaya, mag-mall ako. First time ko mag-mall. I-meet lang ako sa Gle, tapos gusto kong dumaan ng Zara. Dahil online lang talaga ako bumibili sa Zara, usually. Hindi ko alam bakit ko gusto ng damit. Hindi naman ako lalabas ng labas na labas. Labas ko muna yung mga laman nitong mga binili namin kahapon. Chips, dahil wala ng chips. Marami pa rin kaming grocery, but syempre yung mga paulit-ulit namin na binibili. Para mapag tabi-tabi ko na. Sabi nyo, ang daming chicharya. What is diet? Ano pa ba mga chicharya dito para naibalik? Mga snacks! Ayan. Kali nga kasi dito yung mga bata nung start ng week. Kaya bukod sa nag-stream si Jelly, may tatang bata dito. Hindi ako makapag-vlog. Ang gulo. Anyway, we have yung Picnic Sriracha Ranch na flavor. Tapos Lay's. Tatlong flavor. Salt and vinegar. Pinaka-favorite ko to. Tapos sumunod sa barbecue. And yung classic. Nag-on na naman yung ano. Wait, ilalak ko lang. Ayan. Nakalak na siya. Hindi na siya mag-iingay. Quadratini from Loker and Chips Ahoy. Balik ko lang to sa pantry. Gulo na naman ang pantry mga sis. Kasi syempre, hindi lang naman ako yung gumagalaw dito. Hindi lang din ako kumakain. So every time na aayusin ko siya, na feeling ko maayos na. Ang gulo na naman. Ayun o mga sis, gulo na naman niya. Alam yung mga sawsawa na dito, pero alam yung mga boys yung gumagalaw pagka nandun na yung iba. Tapos yung mga ibang sawsawa nandun sa baba. Alam niyo yun. Gila natin yung mga snacks on this level. Guys, random na to. Kasi hindi ko alam kung ano yung mga pinagsawa.
masama ni ate dito sa loob ng mga pinak niya. Pero madalasan dito mga sausawan, canned goods, drinks. Marami kaming binili na drinks kasi yun ang malakas dito. And konting, may gulay ba? Uso lang na ata eh. At yung mga canned goods na madalas namin na nauubos. Dodi, si Dodi. Wala kami mapakain at ayaw niyang kumain ng kukoy dito. Ito na lang, tapos the rest are drinks, yun na lang. Firstly, pure beef. Pure foods, corned beef, mga sis, kasi yan ang gusto ni Deloy. Ako naman, I like this one from Delimondo. Delimondo? Garlic and chili corned beef, so yan. Pagkain talaga, oops, meron pa pala dito. Lima pala yung ano, pure foods sa corned beef. Pagkain talagang, alam niyo yun, gutom na kayo at ayaw niyo na magluto. Of course, ang aking sobrang favorite, meron pa akong isang jar nito, kaso ang bilis maubo sa akin ito, Molinera Pickles and Vinegar. Pag bumibili ako nito kadalasan, tatluhan. But since meron pa ako yung stock, dalawa yung binili ko. Ala, ayan, sabi ni Jeloy, ano bang ginagawa mo dyan? Ang bilis mo maubos. So, yan. And Molinera sun-dried tomatoes. Gusto ko sana magpasta. And salted egg. Ako lang kumakain nito dahil Jeloy ayaw niya ng salted egg. 100% natural salted egg. Sausawa na sila din na umuubos. Hindi din ako. Mang Tomas. Tapos UFC. Itong UFC ginagamit ni Ate Maylin sa pagluluto. Ayan. Ito, binilan ko rin sila. Sila, Miko Harvey, and then si Josh. Honey Citron Tea. This is not the brand that we always buy. Kasi, parang paiba-iba sila ng brand na fini-feature na gito. Frenery Honey Citron. Pero, ayan siya. And, malalaman mo na mabenta yung product pag meron siyang limit. Like, ito, may limit siya. I think, isa ba per card holder o dalawa per card holder? Kasi sa Lanterns kami kahapon namili. So, yung sabihin, mabenta, no? Licks, lemon, and then, cherry tomatoes. Tapos, cold cut. Nakita ko lang doon, itatry ko lang. Usually sa Santis kami bumibili, but ito, meron din pala sila doon. At ito, ang ketchup namin ni Jeloy, Heinz Tomato Ketchup. Ligpitin ko lang ulit. May nakalimutan ako kanina, this is the Frank's Red Hot Original. Kung gusto niyo ng maasim na buffalo, tapos hindi naman kayo mag, alam yun, from scratch na buffalo wings, ito lang ang kakaram, ano ba yan? Ito lang ang kadalasang ginagamit ng mga resto. Ayan, si Frank's. Yung iba, nagsascratch, pero ito madali na to eh. After mong iprito, na yung prito na may breading, ayan na lang, iroroll yung mo lang dyan, meron ka ng buffalo wings. Siguro next time pakita natin paano siya gamitin. Pero napakadali lang talaga. Natutunan ko to sa kapatid ko. Yan ang dahilan kung bakit kami pumunta doon. Apple juice. Alam niyo ito, itong mots, parang unsensitive niya. Nalalagay ko siya dito sa pantry. Pero yung tinak ko na tatlo na ganito, inamag siya lahat. Hindi ko pa nabubuksan yun. Kasi madalas sa hindi, sarado yung ano ilaw dito sa may pantry. So dapat pala laging maliwanag para hindi siya i-indus ng mold. So yun. Sayang, pero yan nga. Mots, apple juice, Yakult na apat na ano, kaso na butas tong isa eh. Alam nyo, wala na silang limit ng Yakult. Dati nung parang isa ata ng quarantine yun, meron silang limit nun. Tapos, Arizona green tea. Wala kasi ako makita nung nakagalo na ganito. Kasi usually yun ang binibili ko. Ito na lang muna. And then, Vita Coco. Ayan, dalawang ganyan ng Vita Coco. Wala na kayo laman to. And then the rest, nandun sa loob. Di ko siya mabuhat kasi mabigat. Then we have Sola and Coke. Ayusin pa namin to. Tapos yung bumili kami ng cups na ganito. Kasi pag may tao, yun ang ginagamit namin para mas safe, diba? Ako kasi, akala ng karamihan, malakas ako sa Coke. Mahilig ako mag-Coke, pero katulad din sa tubig, kung gano'n ko kakunti uminom ng tubig, gano'n lang din ako kakunti uminom ng Coke. Kasi lagi niya nakikita, ay, lagi si ate nagko-Coke. Totoo naman yun. Pero hindi ko nauubos yung parang isang can na ganito. Kailangan laging may tira ako na 1/4 o di kaya kalahati. Kaya si Jello, yung mahati na lang siya. Instead na mag-open pa kami, pero yun nga, hindi ko lang tong ibalik itong mga to sa loob. Ang nangyayari kasi guys, ako ang tiga refill nila. Mabigat kaya ng mga to. Dapat next time, pinakamalakas dito talaga si Jeloy. Dapat siya yung pag-re-refill mo. Kasi mabigat din to pag binubuhat yung mga nakain ka. Pero diba, sayang naman kung hindi siya ilalagay sa ref. Alam mo yun, pagka need mo ng inumin, syempre kailangan malamig yun, diba? Tapos isa pa, yung dahilan talaga kung bakit din ako lalabas. Shit! Nasira yung ice maker ko. Diyos ko, isa yun sa mga super, super love ko na appliance na nabili namin ni Jeloy. Puro mga tatlong, apat na araw na lalabas yung sira, mga ganyan. At nararamdaman ko yung difference niya, especially sa umaga, pagka alam niyo yun. Nagkakape ako, gusto ko pa man din kadalasan. Malamig! Kaya talagang sabi ko, yung kailangan talaga natin maganap na ice maker. Wala akong panggawa ng ice itong rin. Kaya maghahanap ako din mamaya ice maker na ibimit ako saglit. And sakto kasi dun din siya malapit sa area na yun. Nahiya naman ako sa bahay na hindi ko. And Zara, dadal na ako mabilis. Yay!
Hindi naman ako natetempt na lagi na uminom-uminom ng soft drinks kahit ang dami dito. Siguro, mas lalo lang ako natetempt pag wala sa harapan ko o pagka namimiss ko. Pero kahit naman nandito sila, sabi ni Jello, yung dito ko lagi nagaan ng drinks. Kasi gusto ko yun, yung mga green tea o ganun. Pwede ko na ito lahat, kung hindi ko naman ito. Bakit nga ba 7-Up na pili namin yung biscuit? Ito kasi yung kadalasan talaga lagi ng grocery. Kasi hindi naman need mag-grocery na ako super lalo dahil marami namang laman yung ref namin, yung pantry, okay din. Meron lang talaga mga bagay, alam nyo yan guys, yung mga bagay na mabibilis natin maubos. Tsaka yung lalo yung mga bata dito, yung laman ng pantry, binigay ko din sa kanila. Now that everything is clear, medyo may konti lang nahuhugasan. Ang iniisip ko ay saan ko ngayon ilalagay ito pagkatapos namin gamitin. Ito yung griller, eh, mura lang talo sa Lazada, parang mga, may mga ganito na less than 1,000 pesos. Tapos smokeless, perfect to para sa mga nakatira sa condo. Yung gusto nyo mag-ihaw, hindi kayo makapag-ihaw dahil may smoke detector and hindi kasi sa induction ninyo or sa inyong cooktop. Ayan, napakadali lang to. Electric lang and dun lang namin to ginamit dun sa may dulo dahil nandun yung saksahan. Tasaksak mo lang siya, tapos plug mo lang dito. Pero saan ko ito ngayon ilalagay? Nakakatuwa kasi si Kuya Nico, siya kasi yung may-ari na steak jutsu. May steak siyang dala kahapon. And maganda na siya na rin nagluto dahil mas marunong siya sa amin magluto. Tapos, super sarap ng pagkakaluto niya. Sabi ko, pag magbebenta siya ng steak, samahan niya kaya na instructional video. Kasi tinuturo niya dun sa parang maliit na instructional leaflet? Tama ba? Kung paano lutuin, pero iba pa rin kasi yung nakikita mo na, okay, ganyan pala yung dapat na kulay. Alam niyo yun? Para sa mga hindi marunong na magluto katulad. Ayun, so, follow nyo na lang sila. Ilalagay ko dito sa screen yung kanilang name and then maglalagay ako ng mga clips ng niluto namin kahapon. Take yung niluto namin ngayon. Saan ko ito ilalagay? Ay guys, ilalagay ko na lang din yung link nung sa Lazada, nung grill in the info box below. Should you want to try grilling at home? Pwede dyan vegetables, meat, seafood. Sobrang nice pagka, lalo na sa condo kayo. Kahit naman sa bahay, okay din. Kesa mainitan kayo mag-ihaw sa labas. Iba pa rin kasi syempre yung charcoal grilled, iba pa rin yung lasa nun. Pero pagkatulad namin na no chance for charcoal grilling, yan. Tsaka wala pang 1,000. Lalabas ako, pero hindi muna ako maliligo kasi mamayang gabi, liligo na naman ako. Naligo ko bago ako natulog yesterday and yun lang, mabilis lang ako sa labas. Si Jelly may iwan ata dito, magpa-practice ata siya ng games niya. Pero ang saya kasi pag alis nila, yung mga bisita mo, nililigpit nila yung gulo nila. Alam ata nila na wala magliligpit dito kundi ako. Ayan, kailangan ko lang siguro mag-vacuum and mag-mop, pero ang linis, diba? Sana lahat ng bisita ganun. Pero pansin nyo ba mga sisi, nagbabalot yung face ko. Ginamit ko yung set 1, Skin Magical, yung rejuvenating. And nagbabalot na siya. Hindi siya kasing lupit ng pagbabalot ng set 3, pero yan. Sinagamit ko to saglitan siguro mga 1, 2 weeks at max na yun mga sisi. Pagkatapos na mag-peel, aalagaan ko ng mga Korean na yung Lux Organics, mga Korean style to maintain yung glow na nabibigay ng rejuvenating. Kasi ayoko din lagi nagpipil dahil bukod sa hindi ko bet yung itsura na parang lagi ka nagbabalat ng face. Syempre, lagi din ako nagbabalag. Parang nakakaya pag lagi nagpipil. Ayun. Tulog na tulog pa siya. Tsaka yung isa nandun, tulog na tulog pa. Ayun sa akin si Dodi, saan ka na naman pupunta? Kasi kahapon nga, di ba, nag-grocery kama? Kama? Kami, pero what I am wearing? Mga binili ko online, Zara, and then Zara. Alam niyo ang ganda nung mga shorts na nilabas nila, yung mga mom shorts ba yung tawag doon? Yung maluwag siya, tas medyo mataas yung parang waistline na ganyan. Pasensya na mga sis, hindi ako magaling mag-describe. Pero ito yung ripped version, and ayan yung itsura niya. Nagkamali ako, ang in-order ko is 36, kasi akala ko, pag mom shorts or mga mom jeans, kailangan mas size up. Pero dapat pala mas size down kasi on their own, parang pinalalaki nila yung sa, hindi siya true size, mas pinalalaki nila. So this is size 34 na ripped short and yung kanilang top na ganyan. Tapos ang dami ko pa mga binili unan. Lahat na sila nandun. Ko pa na i-haul. And then yung bag, which is a Petit Mal na pinalitan ko nung strap. This is the strap of my multi-pochette mga sis. Kasi yung strap nito, napaka-nipis. Hindi siya masayang buhatin dahil medyo may kabigatan to. Tapos sobrang nipis. Parang bumabaon sa shoulders. Saktong-sakto lang yung pagkakastrap niya. Tapos hinahabaan ko lang na ganyan. And necklace is from my sister's shop and then watch from our shop and yan. Nag-skincare lang ako kasi nga nagre-rejuvenating. Tapos ano lang to, maginamit ko. Yung Catherine lang na Happy Skin na cream blush and then lip tint. That's it. Yung sunscreen ko, so konting-konti lang naman. Sobrang konti lang. Kasi nga, nagbabalat siya. Sobrang nagbabalat talaga. Kaya mahapdi yung aking face. I don't want to put anything. Yung mukha lang ko presentable. Kasi na si Jello eh. So, sasama natin siya. Sama ka ba? Uy! Mm-hmm.
base na ako. Parang ayaw niya kasi magpa-practice daw siya. Ayaw niya, ikaw may ayaw ko. Pero kahapon, ayaw ko talaga siya isama kasi gusto ko sanang umalis mag-isa. Biro niyo buong week na talaga ako na parang nandito lang sa streaming at all. Pero ngayon na-realize ko gusto ko na siya isama. Uy, tara na. Hindi, na-realize mo di mo kaya, hindi ako kasama. Feeler ka. Ayun, iiwan kasi si Dodi magka-college show. Dodi! Grabe, tingnan sa kadali. Dodi! Hindi ako pinapansin. Puffles! Puffles! Mr. Puffles! Concentration. The concentration. Naglagay lang ako na hair mist ko. Tapos, ayan, ready na. Dinusuot ko na dito. Kasi, syempre, bago lumabas, kailangan nakamask na. And, of course, sa sasakyan, parang tinatanggal ko lang siya pag nag-vlog ako. Pero, pag nasa sasakyan, most of the time, nasusuot ko na din. Dahil, syempre, uno sa lahat, makakalimutin ako. So, pag tinanggal ko to mamaya, lumalabas pala ako ng sasakyan ng hindi ko suot. Pinaka the best na gawin is that, pag nasa labas ka, kahit nasa loob ka pa ng sasakyan, nakasuot ka na lang ng mask. Diba? Lalo na kung makakalimutin ka. And, pero, hindi naman siya bumabagsak na bagsak na bagsak. And may nakita ko kahapon parang yung may garter para sa mga glass wearers. Pero hindi naman siya bumabagsak kahit meron akong salamin. Medyo hindi nga lang ganun ka-secured katulad sa ibang hindi naman nagsusot ng salamin. Okay, so mabilis na mga sis. Meet lang namin, find an ice maker and sasaglit lang ako sa Zara. In a few naman ay nandun na si na Harvey kasi nakakaawa si Dodi. Every time na iiwan talaga namin siya. Alam yung parang may bata kami iiwan, lalo na to. Si Jayloy, sabi ko sa kanya, pag nagbababay, wala nang babay, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi dati ganun ako, feeling ko mas na anxiety yung mga aso pag ganun. Kesa sa alam mo yun, parang, okay, alis ka na lang. Tapos balik ka na lang din agad. Pero yun nga, yung kausap namin, nasa Makati pa kasi siya. Eh, malilate dahil from Makati papunta siya ng Mega. So sabi namin, sa Makati na lang. Kasi, I mean, mas malapit sa amin yun, diba? Saka parang mabilis makabalik, diba? Kasi, true. Mahirap ngayon, di COVID. Yun nga eh mga sisi, malapit kasi sa amin Makati, so doon na lang. Pwede naman palang Makati, pinapunta pa niya kami ng Mega. Dito na tayo, sina Miko nandun na daw sila. So pagpunta kayo ng mall, may QR code kayo na isa-scan. Tapos parang health declaration siguro yun. Ayan, tapos yung card. Please get your clothes wet at a green light before proceeding. Ay, nahanap sa akin yung bag, pwede pala. Damage mga sis, pero damage yung sa wallet. Ano, maliligo muna ako tapos mag-charge ako ng cellphone. Sarap maligo kaso ang hapdi ng mukha ko dahil dun sa rejuvenating na ginagamit ko eh. Pero ganun talaga, tiis ganda. Basta rejuvenating ganyan talaga yung mga effect-effect niya. Naglalagay lang pang hair mist before ko suklayin para mas madali siyang suklayin and treatment na din. Ayan o, ang bilis na suklayin pagka may treatment. Parang isang ganun lang siya. Hindi pa to wide tooth comb, kumbaga medyo fine pa ito pero ayan. Tingnan niya. Kita niyo naman. Pa. Aayos na siya mamaya. Pero kakain muna tayo. Nag-order na lang kami sa Grab para hindi na kami magluluto pa. Namumula ako dahil doon sa rejuvenating. Nakita niyo ba to? Suka to. Galing to kay Jux. Pero bakit parang yung ating lens ay medyo foggy? Ah, kasi yung ilaw. Anyway, guys. Alam niyo ba, itong suka daw na to ay sukang santoran tawag nila. Tapos 100 pesos lang daw to. Sa Batangas to kasi pareho kami ni Jux na taga Batangas. Silalagyan ko lang ng suka. May suka natin kasama pero ang sarap nitong suka ni Jux. Nakalagay lang siya sa ganito na Absolute kasi ganun talaga siya. Bango! Alam niyo, ito yung masarap pag sausawa ng balut, ng chicharon. Uy, ito, suka kayo. Ano, kulang pa yung suka dyan. Thank you, Jux, sa iyong ayudang suka. Sabi ko kay Numiko, kumuha rin sila dito dahil ang dami nito. Ano dito yung nabili natin? Ha? Time is time. Halin yung stand. Ay, oo nga pala. Bumili ako ng stand eh. Mamaya na lang papakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Alam mo yung pag nasa bahay ka, wala masyadong nabibili, nagagastos. Pero nung lumabas ako, nabawi mga sis. Bawing-bawi. Wait lang, mamaya nakain muna tayo. Ang akin ay tapaking, tapos sinigang to kay Jelloy. Ano tong isa pa to? Danggit? Kay Jelloy din siguro yon. Tapos tapaking and queen din at akin na Miko. So, umalis na din si na Harvey. Sakto kanina nung naliligo ko, nasanitize na yung mga damit na fit ko mamaya. Pinasanitize ko dahil nga nakaligo na ako tapos mag-fit. Eh, kung madumi yun, diba? But anyway, bago ko pala gawin yun, kala ko okay na ako for today. Meron akong Zoom meeting, late Zoom meeting with a brand and ito kasi yung schedule na binigay ko kung yung nagsabi ng 9. And ito na talaga, after nito, mag-fit tayo, magkakape muna si tita. So, binunot ko ang aking isa sa mga special mug. Tapos, alam nyo ba, itong aking, isa lang na nagpo-focus. Itong aking kettle na to, nilalabas ko lang to pag nagaling dun sa pantry. Pagka ako ay nangangailangan ng mainit na tubig. Kasi magandang tingnan dito sa may countertop yung ano eh, yung may
malinis, walang masyadong clutter, pero naalala ko bigla mga sisi. Sorry. I'm all over the place. Ang dami kong gustong gawin. My pantulog is from Pajamas Overload. Meron silang sinent na black, beige, white, may light pink, tapos itong rosy something na to. Yun, alala ko lang, madalas silang mag-send sa akin ang kanilang pantulog. Pero ngayon, kukunin ko naman saglit yung tripod ko na binili para dyan. Kasi diba, parang wala akong patungan na maayos. In-offer ko kasi aking tripod dun sa projector para mas maganda yung patong niya sa kama. But I'm super loving the projector. Pwede Netflix, YouTube, tapos Vue, ano pa ba. Para talaga ako may personal na sinihan, tapos 7,000 lang. Kaysa bumili ako ng TV, paayos ko pa yung wall do na gagawing hard flex instead of gypsum board. Ang daming kineme, so projector na lang, kamura. Link in the info box below, mamaya ipakita ko ulit sa inyo. Ang dami ko gusto ipakita, pero nasa na ba yung tripod dito? Ayun, hello kay Kuya. Kay Kuya, nabasa ko yung ID niya from Info Max Glorieta. Nanonood daw lagi yung girlfriend niya. Hindi ko lang naitanong yung name mo, ate girl. Pero hello sa'yo. Proud na proud yung boyfriend mo. Talagang pagkatanong ko, oh, Kuya, meron po ba kayong ganitong tripod? Sabi niya, ma'am, parang kilala ko kayo. Tapos nakagalan si Kuya. Nakakatawa yung itsura niya. Parang medyo kinikilig pa sa amin si Kuya. Kaya natatawa kami ni Jelly paglabas. Pero hello, Kuya. Napakabait mo. Tinulungan mo kami makahanap ng tripod. Yung napili ko is from this brand na Benro. Dahil nga, kakaayos lang nitong lens na to. So, sa Gorilla Pad siya napahamak. Kung mabigat ang lens, huwag kayong gagamit ng Gorilla Pad. Kahit pa yung pinaka pang heavy duty na Gorilla Pad. Hopefully, this is it. And hindi na mapahamak yung aking lens and camera. Pero tingnan yung mga CZ. Sobrang liit lang niya o sobrang compact. Tapos, meron pa siyang kasama na bag na ganito. Medyo may kamahalan lang siya para mga nasa 6K. Pero it feels like a heavy duty one. Sabi rin ni Kuya, heavy duty daw siya. Sana may shooting nga talaga ito eh. Try na natin, no, para medyo nakikita-kita nyo naman kung sino nagsasalita sa vlog. Hala, paano nga ba ulito gamitin, Kuya? Sorry, Kuya. Nakalimutan ko. Ah, ilalak mo. And then, yung ball head. Ayan, nailagay ko na siya dito sa ilalim. But I hope na okay na siya. Ay, paano ba ito? Wait lang. Tita is figuring it out. Ayun! Hilala ko pa pa. Wait lang, lipat ko na kayo dito. Huwag kang mahuhulog, please! Baka magalit na sa amin yung taga-Canon. Pero alam nyo, in all fairness naman talaga, ano. Ayan, sobrang higpit na niyan. Pero mga CZ, wala kaming binayaran dun sa lens. Sobrang mahal kasi nito and nakabasa ako ng mga reviews. Siyempre kasi kinakabahan ako, baka sobrang mahal. Alam nyo yung mga binabayo daw nila kung magkano daw yung lens. Parang almost same price ng lens. At kung ganun yun mga CZ, parang hindi ko na mapaayos yung lens na to. Dahil masyadong mahal yun kung ganun yung babayaran ko. Obvio na ako ng bago na lens. At least bago yun, hindi siya yung repair. Pero ito naman, nagawa ng paraan ni na Kuya in all fair. And the quality did not change. Parang katulad lang din ng dati. Kaya sobrang saya ko talaga. Kinuha ni Namiko dun, tapos sabi ko, walang binayaran. Sabi niyo, upo ate, nagulat lang atin ako, walang binayaran eh. Kaya thank you dito sa Canon na service center. Pero yung sa G7X, yung sa screen na nabali, parang kailangan almost 10,000 pesos. Hindi ko pa naasikaso. Zoom call muna ako saglit. Dito ako sa may dining table and open ko na lang tong ilaw para medyo, ayan, masaksihan ninyo ang pagsuzoom ko. Ay, inisip mo, bakit ka natitimpla ng ganyan? Wait lang, lagyan ko rin pala to ng collagen powder. Kasi mga sis, syempre may meeting, tas mag-unbox pa ako later. Kailangan ko ng energy from the coffee. Ayan, kinuha ko dun sa aking coffee station. Dun ko kasi ito nilalagay. Although, hindi ako naman everyday nakakapaglagay. Minsan nakakalimutan ko. But, mas maganda syempre. Collagen powder. This is just the Pure Beauty collagen. Ito talaga yung ginagamit ko. And, ang dami nagsabi na baka din daw kaya mabilis sumaba yung hair ko. Kasi meron ako mga collagen supplements na tinitake. Oo nga naman. Pero kasi hindi kasi siya as religiously. Alam niyo yun? Dahil pag medyo marami ka naman ginagamit, nagawa eh, nakakalimutan mo din. Buksan na natin yung aking laptop. Uy, si Ate Ana, may in-upload na pala siyang YouTube video. Apa, mabilis siya mag-edit nung isang beses lang to. Wait lang mga CZ, eto na. Guys, natuto lang talaga ako mag-Zoom meeting sa, sorry to tell you, but yun, hindi ako techie. Sa mga ganito, meetings dahil may pandemic. Pero dati, hindi talaga ako marunong. So, don't feel bad if hindi nyo alam yung mga ganitong bagay. Dahil ako, natutunan ko lang din siya dahil kailangan ko siyang matutunan. Pag may mga bagay kayong alam, okay lang yan. Kasi hindi naman lahat ng bagay eh, dapat alam mo o alam mo, diba? So, it's okay. Kakatuwa din, syempre, of course, to, alam mo, you learn something new and brought up, ito brought about by the pandemic. Ano nga pala yung itatype ko dun? Ayan na si Tita Ana. Okay.
Bigyan na namin ng meeting. Ayan, yeah, guys. Yeah. This is about yung ilo-launch na product, yung mga kausap, kung kailan dadating. Okay. Kasi sobrang hirap sige, pa dating talaga ngayon. Sige, i-tentative na lang namin ni Ana ng... Yun yung dinatry niya si Mike sa taxi. Hey! Hi! Nakaputol yung meeting. Wait lang, guys. Kabababa lang nila eh. Nagulat na lang ako. Biglang bumalik si Jelly sa condo. So, possible strain. Okay. Syempre, muscle strain dahil na-trauma siya. So, pero, hindi ko ma-rule out pa as of now kung meron siyang brain hemorrhage. Kasi meron siyang nose bleeding siya. So, as of now, meron pa rin lumalabas pero konti na. Kasi nagbigay kami ng gamot to stop the bleeding. Pero meron pa rin. So, kaya kailangan niya mamonitor overnight to monitor for bleeding. Kung meron kasi brain hemorrhage, the signs are, number one, possible na ma-seizure. Number two, yung eyes niya wouldn't be responsive. As of now, may response yung eyes niya, but very slow. So, yun yung one of the signs na. Ano po siya? Very slow yung response ng mata niya. Mukha niya. Hazard lang kami. Buti na lang itong VIP na to. Si Dodi, VIP Katipunan siya. This is VIP BGC. Ayan lang, sobrang lapit lang sa amin. Yung building, yung condo, ayan, yung ilaw na yan. Yun talaga, as in, walking distance lang. Sa harapan nito, doon nagpupup si Dodi. Nairita talaga ako dito kay Jeloy. Kaso, mga CZ. Hindi ko naman masisi ng gusto kasi hindi na rin daw ito nakagalaw eh. Siguro next time papakwento ko kay Namiko. Kasi na nabundol daw si Dodi, anong nangyari? Jeloy, ano nga ba yun nandito sa parking? Stress talaga ako. Wait lang. Tumakbo siya galing parking. Palabas parang na lahat ng dugo ko, napunta yata lahat sa ulo ko, o umalis lahat sa ulo ko. Hindi ko alam kanina, nagulat talaga ako. Jeloy, pa ulit-ulit kong sinasabi sa'yo na nasa parking kasi, paano kung may umurong, o paano kung, hindi mo alam kung makakakagat si Dodi, o, syempre, ipagtatanggol ka niya, alam mo naman si Dodi. Alam nyo yun din, lesson din siguro sa ating lahat. Pag nasa public place, always put your dog on a leash. It's not just protecting your dog, but also protecting other people, mga sis. Ay. Sobrang laking highway nun eh. Dire-diretso. Lumingon lang daw sa Grikeja. Tapos dumiretso siya. Tapos yung mga ibang ang kotse daw tumitigil. Pero itong isang kotse na to, dire-diretso niya. Hindi namin ako yung plate number. Guys, I'll be ending this video. Siguro, hindi ko alam kung makakapag-vlog pa ako bukas or kung ano. Hindi ko na rin muna gagawin yung unboxing. Hindi, wala talaga ako sa anong wish ko ngayon mag-unbox. Pasensya na. I'll be ending this live and sana talaga maging okay si Dodi. Kanina talaga, gulgul talaga ako habang papunta kami doon. Hindi ko talaga, ay naku, natapos pa lang nung kay Lily. Tapos, good night guys and see you on our next videos.